po ay magluluto lang tayo ng gulay. You know, kung mayroon kayong gulay sa paligid, yung tinatawag nating opo. Eh, yung madalas sinasagot ng mga bata eh. Pero hindi opo ang iluluto natin, kundi upo. Okay? Ang gagawin ko lang po nito ay lalagyan lang po natin o hahaluan lang po natin ng sardinas. Okay? So, napakasimple lang po nito. Alam ko kayang-kaya niyong gawin dun sa mga marunong magluto. Good for you. At dun sa hindi pa marunong magluto, tumutok lang po kayo sa channel namin. Gusto ko kayong turuang magluto ng mga simpleng ulam. Hindi nyo kailangan ng mga rekadong mamahalin. Basta may sardinas po kayo at upo. Ulam na po yun at napaparami na yung kain natin. Kaya sundan nyo lang po ang video ito na gagawin natin. At tsak, matututunan nyo magluto ito sa simpleng paraan. Diba? Minsan pag nagluluto kasi tayo ng gulay, gusto natin may shrimp, may baboy, o kung ano-anong hinahalo. Ito hindi na. Minsan nga, kamatis lang. Ito, kamatis at konting bagoong, okay na, diba? Pero ito, hahaluan natin ng sardinas. Kaya samahan nyo na po ako sa pagluluto, okay? Ito, so may dalawa akong upo. Actually, kailangan na natin lutuin ito. Okay, so babalatin lang natin. Alam nyo na kung paano magbalat nito, diba? Okay, so ako ka talaga, inaalis ko talaga lahat ng balat nito. I don't know, may nakita kasi ako nagluluto nito. O hindi inaalis yung balat lahat, alright? Pero ito, aalisin natin, syempre. Lalo na ito, hindi na siya masyadong fresh. Dahil binili ko ito, I think, last week. At hindi naman siya agad na iluto. Kaya, kailangan na natin siyang lutuin ngayon. Alright? Okay? Mabilis lang itong upo natin. Ito, maganda rin ito lagyan ng tinatawag nila yung hipo na tuyo. Yung kibi pa yon. Pwede na yun, di ba? Or bagoong. See? Okay? So, balatan lang natin lahat. Lutuin na natin to kasi masisira na. See? Medyo nagkakaroon na ng sakit yung skin. Sakit talaga. Okay? So, ang gagawin lang natin, buhay lang natin, syempre. Ayan. So, ito na. So, malinis na ho ito. Ang gagawin lang natin ay syempre, hihiwain natin. So, optional ko kung anong klaseng hiwa. Ito medyo mura pa siya. Di ba? Itong pinakamasarap sa upo. So, ginagawa ko. Okay? So, hinihiwa ko lang sa gitna. At tinatanggal ko ng konti itong ating, ito yung mga buto. Right? Ayan. Pero pagka medyo mura talaga siya, yung yang, pwede nang hindi alisin yan. So, from this, nasa sa inyo po kung gaano kalalaki ang gusto ninyo. Hihiwain lang natin, syempre. Ayan. So, tatanggalin lang natin, ano? Konti lang. Ayan, kasi hindi pa masyadong magulang yung, ano eh, yung upo. So, sama na natin lahat yan. Huwag na natin tagalin. Okay. Ang maganda sa pagluluto ng gulay, napakabilis, di ba? So, yung mga nanay dyan na hindi alam kung paano magluto ng gulay, tumutok lang kayo sa channel natin. Okay? From time to time, may gugulay tayo. Marami pa tayong mga dish na hindi pa naluluto. Kaya, you know, magtsaga lang kayo ng paghihintay. At lulutuin natin lahat yan. Sa susunod, dadako tayo sa China at sa ibang lugar. At aalamin natin lahat kung paano magluto ng
kanilang pagkain naman, di ba? Para mayroon naman tayong ibang option, hindi lang puro Pilipino kinakain natin, Filipino food. Okay? So far, ito po yung ating gagawin. At meron po akong sardines. Ito yung ihahalo natin. Sardines, upo, at ito po yung sangkap niya. So, yung sardines, it's up to you kung anong gusto ninyong klase ng sardinas. Optional po yan kung anong klase. Kayo na pong bahala. Okay? So, ito po yung ating iluluto ngayon. Ginisang upo with sardines. Umpisahan na natin ang pagluluto ng ating ginisang upo with sardines. Of course, iinitin natin yung ating kawali. Ayan, magsimula na tayo. Ayan na, maglalagay siyempre tayo ng konting mantika lang. Enough lang na maigisa natin yung ating sibuyas at kamatis. Ayan. Tingnan natin. Inuuna lang natin yung sibuyas. Pwede din tayo maglagay ng bawang nga nasa sa inyo pag nagigisa kayo. Or isama kami kamatis dyan. So, eto okay na ito. Lalagyan na natin yung ating sardines. Okay? Busin na natin ito. Tingnan natin ng konti. Sayang din itong sugot. Pagigitin lang natin. Ayan. So, hindi mo tayo masyadong maglalagay ng water dito sa ating ginisang upo kasi yung upo mismo ay nag-produce ng water o sabaw. So, hindi na natin ito lalagyan pa ng maraming sabaw. Okay? Ayan, kumukulo na to. Pwede na natin ilagay yung ating upo. Ayan po yung ating ginisang upo. Ayan. So, lalagyan lang natin ng kunting sabaw. For sure. Po natin kumulo. Tatakpan lang po natin. So, ito na po yung upo natin. Siyempre, lalagyan lang natin ng konting patis. Okay, nagpapatis po tayo. Para sa taste niya. Lalagyan ko lang ng konti. At syempre, atin ng titikman. Ayan, konti lang ko inilagay kong tubig kanina. Pero, medyo nagsabaw siya. Kasi ganyan mo talaga ang upo. So, titikman lang muna natin yung sabaw. Okay? Good. At luto na ho yung ating ginisang upo with sardines. Ito na po yun. Ayan, nakapagluto na po tayo ng ating ginisang upo. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at sana'y sundan nyo po ang video nito. Nasa ibaba po ang description kung anong mga sangkap na ating ginamit today at kung paano natin ito niluto. So, very simple and easy at syempre masarap yung ating pagkain, lalo na pag gulay. So, maghanda na kayo ng maraming rice, okay? Thank you so much po at magkita-kita po tayo sa susunod na ating mga video. Abangan po nyo yan at huwag nyo pong kalimutang mag-comment at magbigay ng suggestion kung meron po kayo. At syempre para dun sa mga bago sa channel natin ay mag-subscribe naman po kayo. Maraming maraming salamat po at see you next time!
time.